Hindi may kakailang malaki ang tulong ng mga closed circuit television o CCTV camera sa pagsugpo ng krimen. Pero ang pangamba ng ilan ay kung aabusuin ang paggamit ng mga CCTV na yan, maaari raw yung mauwi sa paglabag ng tinatawag na right to privacy ng mga tao. Nakatutok si Jun Vererosyong. Kapag may nangyaring krimen, CCTV video ang isa sa mga unang hinahanap. Hindi na raw mabilang ng PNP ang mga kasong kanilang nalutas sa tulong ng CCTV. Hindi tulad ng dati na maghahanap pa tayo ng eyewitness, ipagdescribe natin, ipapakarto natin. Pero ito, aktwal na mukha ang nakukuha natin. Bukod sa crime solution, malaking tulong din daw ang CCTV sa crime prevention. Maski nga ang jeepney driver na ito sa Antipolo, naglagay ng CCTV sa kanyang ipinapasada para matakot daw ang mga hold-upper. Ibig sabihin kung isang establishment ay may CCTV, ang mga criminal elements natin na may masamang banta ay magdadalawang isip, di ba? Kaya matagal ang rekomendasyon ng PNP sa mga local government units gawing mandatory requirement sa mga business establishment ang paglalagay ng CCTV. May ilang lungsod nang ginagawa ito. Gano'n nga ba ka-in-demand ang mga CCTV ngayon? Sa tindahang ito, nasa 20 unit ng complete package ng CCTV ang nabebenta kada araw. Meron pa negosyo at marami na rin daw ngayon ang nagpapakabit ng CCTV sa kani-kanilang bahay. Mas mataas ang kalidad at mas abot kaya daw ngayon ang mga CCTV. Dati, nasa 4,000 piso ang presyo. Ngayon, sa halagang 13,000 piso, pwede nang magpakabit ng CCTV. Kaya naman, nagkalat na ang mga CCTV. Sa ngayon, mas marami talagang bumibili ng CCTV, hindi lang dahil sa require para sa business permit. So, hindi lang naman din yun. So, kasi pag may CCTV tayo, parang sinasabi natin 24 hours, secure tayo eh. Pero may ilan na nangangamba na sa pagkalat ng CCTV, maaring malabag ang right to privacy ng isang sibilyan. Ayon sa Commission on Human Rights, walang panglabag kung ang CCTV ay nasa pampublikong lugar. Ganito rin ang sinabi ng legal expert na si Professor Rowena Daroy Morales. Walang expectation ng privacy yung mga tao na nandoon sa public area na yon. Mata ang CCTV eh. Parang mata din yan ng tao. Yung tao na nakakita, pwedeng ikwento sa iba. Yung mata na CCTV, parang kinuwento din. Kaya lang through the media. Pero giit ni CHR Chairperson Etta Rosales at Attorney Morales, dapat ma-regulate ang paggamit at paglalagay ng CCTV. Dapat alalahanin pa rin na may karapatan ng bawat tao sa kanilang mga pribadong sandali. Kailangan daw gumamit ng discernment o isiping mabuti ng mga mahilig mag-upload sa internet ng video at ang media kung ang gagawin nila ay lumalabag na sa privacy ng mga nakukuna nila. May ginagaranti na freedom ang ating saligang batas na freedom of press. Alam natin yan, di ba? Freedom of speech. Kaya lang, alam mo, may diferensya ang freedom sa responsibility. Jun Vererosyong, Nakatutok, 24 Oras.